Ngayong araw, samahan niyo naman kaming mamasyal sa Northern Blossoms. Alas 5 pa lang nga ng umaga, nagbiyahe na kami papuntang Atok. Pero alas 3 pa lang, gumagayak na kami. Medyo malayo kasi yung pupuntahan natin ngayon. Ito nga yung Northern Blossoms na matatagpuan sa Atok, Benguet. Sa Tarlac pa po kami manggagaling, kaya matagal-tagal din ang biyahe. Around 8 a.m. na rin kami nakarating ng Baguio, kaya naman 2 hours pa ang babiyahiin namin bago makarating sa Atok. At ito nga, nag-init na yung puwet namin, kaya naman tumigil muna kami dito sa malapit na coffee shop. Kasama ko nga palang mga ate ngayon at mga chikiting. Isa na nga din sa mga dahilan kung bakit kami tumigil, eh may mga nagsusuka ng bata. Dito nga pala kami magkakape sa Atok Arabica. Lamig! Sobrang lamig nga nung pumunta kami, siguro dahil maaga pa to. Dapat nga hindi na kami titigil para magkape dahil nga sa pupuntahan namin, Anli Coffee daw. At dahil nga sumasakit na ang sikmura ng mga bata, tumigil na kami. Nagkape na din kami dito dahil nga maaga kami bumiyahe. At halos wala pa kaming tulog dahil nga yung mga ate ko galing pa sa Maynila. Dapat nga sa Baguio lang kami pupunta, biglang napunta kami dito sa Ato. Nagkataon din kasi ngayon nag-aya ang mga ate ko, full bloom yung mga bulaklak, kaya naman for the go na kami. Nagbaon na nga lang din kami ng pan para naman kahit saan pwede kaming makakain. Abay, tignan nyo naman ang aming daddy ay lamig na. Sinabi ko kasi mag-short na lang siya para nga presko lang. Ay, sobrang lamig naman pala dito. Eh, nagagalit nga siya sa akin dahil hindi ko daw siya pinagdala ng jacket. Ganyan talaga, kasalanan lahat ng nanay. Masarap naman yung mga kape dito at meron din sila mga breakfast meals. Kaya naman, kung mapapadpad ka dito sa Atok, try mo na din. Pagkatapos nga namin magkape at magpahinga, lumarga na din kami. Halos nasa 1 hour pa din kasi ang babiyahin namin bago kami makarating sa Northern Blossoms. Are you fine, Kinchana? At eto nga, niloloko ko yung mga bata dahil nga medyo zigzag na yung daan dito at nakakahilo. Pag may mga bata talaga tayong kasama sa biyahe, hindi maiiwasan yung may nasusuka, nahihilo, kaya na saludo ako sa mga magulang na sinasama nila yung mga maliliit nilang bata sa mga travels nila. Ito pala yung half tunnel na matatagpuan natin sa Halsema Highway. Madadaanan nyo ito pag papunta kayong Atok o kaya naman pauwi galing Sagada. Man-made attraction po yan dito sa Atok. At ginawa po yan noong 1950s dahil nagibayang daan due to soil erosion. Sakto mag-aalas 10 na ng umaga bago kami nakarating dito sa Northern Blossoms. Nalampasan na nga namin yung Northern Blossoms at dito daw kami mag-park sa may taas. Diyos miyo, apakalayo. Maglalakad pa nga kami ulit pababa para lang makarating kami sa Northern Blossoms. Eh parang bundok na to. Pupunta po tayo ngayon sa Northern Blossoms, which is 2 kilometers away from here. Tinawanan na nga lang namin kasi siguradong mapapagod yung asawa ko mamaya dahil siya na lang ang aakyat. Pagdating nga dito sa Northern Blossoms, kailangan mo magbayad ng 250 per Nag-antay head. Din kami ng halos 15 minutes dito hanggang makuha namin yung mga stop. At bago kami makapasok, inorient kami tungkol nga dun sa Anli Cafe at saka naman dun sa tinapay. Anli po yung kape, isang po yung natamaan pa ngayong ate ko dahil balak din niya mag-Anli tinapay. Char. Pagpasok pa lang nga dito sa garden, sobrang ganda na talaga. Iba-ibang kulay at iba-ibang variety ng mga bulaklak. At tignan niyo naman tong snapdragon ay sobrang manghang-mangha ako, Day. Snapdragon. Alam, ganda. Ang galing, Daddy. Dito pa lang nga sa may loob, sobrang ganda na ng mga bulaklak. Lalo pa nga akong na-amaze nung lumabas na ako. Sobrang ganda talaga. Akala ko maliit lang siyang farm pero sobrang laki pala niya sa loob. Makikita mo talaga ang iba't ibang klase ng mga bulaklak. Ay, akalain mo, repolyo pala tong mga to. Sobrang ganda. Para talaga silang mga bulaklak. Pero don't worry, amoy repolyo pa din kaya madidistinguish mo pa din sila. Sa lahat nga ng mga bulaklak dito, ito nga yung pinaka nagustuhan ko. Pati nga ang daddy, ito nga yung sinasabi niya pinaka nagustuhan din daw niya. Ang ganda din kasi mag-emote-emote dito at saka napaka-instagrammable. Ay, dinakita na ako! Hindi mo sinabi! At ayan nga, nasira na agad yung pang-Instagram ko. Charing. Maipapaya ko lang kung pupunta ka nga dito sa Northern Blossoms, mas maganda nga na wala kang kasama mga bata. Matataas din kasi yung mga hagdanan, kaya nga todo ingat kami sa mga bata dito. Kaya nga halos wala kami magandang kuha dahil nga isang lingid mo lang baka malaglag na yung anak mo. Sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang lahat kahit sobrang nakakastress. Sabi nga nila worth it daw ang sunburn at mga tapilok mo. Charin. Pagkatapos nga ng halos 3 oras naming paglilibot, eto na nga, magkakasin.
nagkakape na kami. Kaping barako pala yung ino-offer nilang coffee. In fairness, kahit na hindi unlinked tinapay, masarap na. Sa isang plastic nga, meron ka ng dalawang tinapay at sobrang solved na solved ka na dun. At higit sa lahat, panalong-panalo yung view. After talaga ng mahabang lakaran, dito nga masarap magpahinga. Kaya nga pagkatapos magmeryenda ng mga bata, hinayaan muna namin sila maglaro-laro. Para nga kaming mga matatanda, makapag-relax naman after nga namin ma-stress sa mga bata. Charing. Don't forget to follow. Yun lang muna. Bye!